ngayong gabi, paistaran ang labanan dahil ang mga I Shall Return na contestants sigil na sa singbakbakan. Yadeline Tano, Carl Ivan de la Cruz, Roel Soliven, Jamal Africa. Jamal, ano pakiramdam mo nalaman mong babalik ka sa singgaling? Ako po super saya po talaga kasi bukod po sa super saya po sa Bila, eh makakabalik po ako sa stage ng singgaling. Yun po yung talagang masaya sa akin. Roel, anong nalaman mong babalik ka? Anong naging reaction mo? Super, super saya po, na-overwhelmed po ako kasi ayun na, makakabalik ulit ako dito, makapag-show ulit ako. Tapos makikita ko ulit yung mga, sure, mga kasama ko po na magagaling. Ano yung ina-expect mo na nangyayari dito sa singbakbakan? Ano yung matik na kasi wildcard, magagaling talaga. So, ina-expect ko talaga na mahirap talaga. Pero syempre, masaya. Siyempre, expected na po namin lahat na magagaling nga po yung mga kalaban namin. Ayun, laban lang talaga. Yung saya po talaga yung binabalik-balikan namin dito. Tsaka yung opportunity po na malamis kami sa TV exposure. Nung nalaman mo sila yung mga kalaban mo, ano yung naging reaction mo? Siyempre, gulat na gulat po ako dahil may tiwala naman po ako sa sarili ko at sa kakayahan ko. Pero parang di ko po maisip na yung level ko is aabot sa mga level nila kasi gagaling po talaga ako. Ako ano po, grabe. Nung nakita ko pa lang kasi yung piece namin, nakita ko na kayo, oh shit, kay Jamal kasi kaano ka, teka, kabayan ko. Plus, ano po, nakakasama ko sa banda. So sabi ko, alam, magaling to. Yun talaga, tapos ito, ayun nga, Regine nga. Tapos ito kasi hindi ko pa kalala, pero grabe. Oo, nagulat. Sobrang masagulat talaga ako kay Jamal kasi yun nga. Hindi ko expect. Ang ina-expect ko talaga, magkahiwalay talaga kami. Kasi siguro magkabayan kami. Yun lang siguro yun. Pero nagulat talaga ako. Kanta pa lang talaga. Siya talaga. Ikaw, Roel. Bakulawan po. Tsaka yung talaga si Daddy Lynn. No, this was a big, tsaka oh my god. I really did not expect na, ano, na kami yung maglalaban kasi ang gagaling talaga ng tatlong tuli. Pero magkakaibahin. Oo, magkakaibahin. Magkakaibahin ng natay. Ako po, very challenging kasi si Ma'am Roel, kasama ko siya sa Cycle 3. Talagang power talaga yung kanyang voice. Kaya sabi ko, macha-challenge ako dito. Si Jaja naman, kasamahan ko siya sa banda sa amin sa Quezon. Kaya alam ko din yung ano niya eh, yung galing niya eh. Kaya sabi ko, bakit nga pinagtapat kami ni Jaja dito eh? Kasi dapat magkaiwalay na lang kami kasi parang sa akin eh, ano eh. Kasi magkababayan kami pag naglalaban kami, pero nandito na to eh. Kaya do our job. Ayan. Si Paring Karin naman, sobrang smooth ng kanyang voice na parang talagang DJ. Tapos sobrang lambing, parang hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. Kaya sabi ko, challenge din sa akin yung makalaban si Paring Ivan. Yun po yung sa akin. Jardine, sino naman yung tatingin mo kayang sumayaw? Si Mama Jo. Paano po bang sayaw? Have no, nag-perform. Ano kasi, Mama Jo, kasi alam ko talagang deserve niya kasi all out to all out, ang galing niya kahit anong genre yung ibigay sa kanya. Performer talaga siya, kaya kaya niyang sumayaw kahit ano, despite the body size. Ang galing niya, sobra. Kaya sabi ko, sana talaga mag-wild card ko. Mama Jo, sabi. Pinatatingin mo yung maraming laman ng rap? Ito po, si Ken. Hello, baby Ken. Ano si Ken kasi napaka-ano niya, napaka-mapagbigay. So I think ito talaga yung
may pinakamaraming laman sa ref since napaka-generous niya ang dami niyang nabibigay sa amin. Pag nasa room kami, sa villa kami, napaka, ang dami niyang, uy, may ganito na binibigay. Parang sa napaka-generous niya. So, sobrang bait niya. Sobrang bait nito, promise. Hello, Bebe Ken. Hello. Hindi ako mo, Ken. Pwede pa barang bigulan. Ay, oo, ako po yun eh. Yan po yan. Paring Wilson po, ito talaga yung si Paring Wilson talaga yun eh. Oh, ito po yun talaga. Talagang-talaga si Paring Wilson. Sure ka na yan. Kasi yung iba, yung iba po kasi talaga sa Wild Card, may iba-iba po silang parte para sa akin. Pero yung part po na sinabi niyo sa akin is Paring Wilson po talaga. Kino yung ayaw mong makalaban? Una po, si Paring Chris. Dahil kami po yung magkasama sa room, kami po yung nagsasama sa, pare, punta tayo dito, tol. Usap tayo, kwentuhan tayo about sa music. Ayan po, si Bly. Siya po yung parang kapatid for me. Parang Bly, yan po talaga. Bly. Oh, si Auris. Kasi magkaparehas po kami ng bosses. Kapatid ko rin po to. So, parang ayaw ko siyang makatapat kasi nga, ang galing talaga nito. Palagi akong nanonood ng kanyang ng TikTok, sa lahat ng mga videos niya sa TikTok. Sobrang galing, as in, napaka-high na kanyang boses. So, ito talaga, ayaw ko talaga makatapat ito. Sana hindi. Eto. Ayun, ayaw ko talaga siyang makalaban. Pero wala, siya yung kalaban ko eh. Kasi, alam ko rin po yung capability niya. Kaya, ayun, bukod doon, parang mas maganda kung magkaiba kami ng magkalaban para yung i-represent kami parehas sa person. Pero, mara-represent pa naman. Pero, at tapos yung isa po is, ito po. Ayun, wala naman. Ako po, sila talaga. Naman po, lahat po talaga magagaling. Promise, lahat magagaling. Pero kasi, bakit si Ivan yung Kasi si Ma'am Arwell, kasi yung range niya kasi halos may magkatulad kami, tapos kaya niya syempre yung male voice, male and female voice. Kaya ayun talaga, itong mga to kasi may magkakaibang may advantages and disadvantages eh. Ito kasi flexible ng boses niya, kaya ayaw ko. And I thank you. Sa akin po, tatlo. Una-una dyan si Ken. Ay, si Ken. Ken. Kasi po, para sa akin, parang unique po mapakinggan ng boss ni Ken. Although, ang ginawa niya nga po ngayon, parang sinadya niya po magpapaos. Kasi alos lahat po na-encounter na namin sa web page. Sinadya niya magpapaos, pero yung boses niya, parang mas lalo pang gumanda eh. Talaga ang dami niya pong kayang gawin sa isang kanta. Kayang-kaya niyang paglaro. Susunod po sa akin, Dennis po. Si isa sa pinakamalingos na kumanta na kakilala ko. Sobrang lingos po kumanta niya itong taong ito. Bumbuo yung boses. Pag nagpalseto, talagang napakaganda pakinggan. Dennis, no? Dennis. Last, si Dave. Dave po talaga ako kalaban. Dave kasi bilib na bilib po talaga ako sa taong ito. Alam niya sa sarili niya yung kaya niya. Okay. Hindi na naman yung gusto mong makalaban. Kuya Chris, gusto rin kitang makalaban. Nakalaban na kasi sa Melo. Okay. Lakas mo naman si Kuya Chris, gusto mong makalaban. Gusto rin kitang makalaban, Kuya Chris. Kaya paghahandaan kita. Ito talaga sinabi ko na to sa kanya. Sabi ko gusto ko manalo para makalaban kita. Eto. siguro 80% yung chance na matatalo ako kasi galing ito. Pero nandun kasi yung train, nandun yung excitement na magaling kasi si Mama Jo eh. So, ayun. Siyempre, para kahit sabihin ng talong, para alam niyo yun, basta ayun. Basta galing kasi, oo, nalilito na tuloy ako. Basta sinabi ko yun ni Mama Jo. Gusto lang makalaban talaga. Ito po yung makalaban lang ba talaga? Yes, bago. Gusto ko makalaban. Kasi po ito naman yung explanation ko dyan. Mm-hmm. Kaya gusto ko siyang makalaban talaga palagi. Kasi crush ko siya. Gusto ko makalaban. Unang-una si Kevin Sun. Kasi feeling ko sobrang mag-challenge talaga ako sa genre niya. Sunod si Bly. Grabe Bly. Ilang araw ko lang siya nakilala pero solid yung boses niya. Yun nga, parang gusto kong makalaban yung mga ganitong klase ng genre. Sila ni Wilson, Blythe, at sila ni Dumas. Kaya dyan marami, kalaban ko naman.
Sino naman yung tingin mo kaya mong talunin? Oh, sige, ito na daw. Kaya ko daw siyang talunin, hindi ako may sabi nun. Siya daw, kaya ko siyang talunin, pero napakagaling na tong batag ko. Mami, sorry, ito. Hello! Ito po. Kasi, hindi ko pa po ito napakagal ng poses sa personal. So, ako napakinggan ko sobrang ganda. Hindi ko pa. Sorry, Mami, pero... Pero, oo, oh, hindi ko pa ito talaga napakinggan ko mag-plus in person kasi nga, makahiwalay kami ng mga. So, I think. Pero, alam ko magaling si Mami. Ito po, yan po. Oo, oh, ito na lang po. Oo, oh, yan. Palitan kami. Ay, hindi ko na naman po kasi sure kung matatalo kayo mga yan. Kasi, syempre, may kanya-kanya ni abilities. Kaya nga, siguro, kinuha ang magkakaibang taong yan kasi may ibang personalities. So, siguro si Jaman kasi yung exchange gifts. Gusto ko lang, alam, magkatapat kami na ma-challenge namin yung isa't isa. Wala nga, pangagaling ng GM Navarro, 1.3 million sa dito. Diba? Ano na lang sa GM Navarro? GM Navarro. That's all. Sorry, Tol! Last question. Sino yung tingin mo papasok sa finals? Yeah, Chris, the best. Sobrang... Ay, wala lang masabi. Sobrang galing talaga. Napakabihas na ng boses niya. Ilang madok. Magaling kasi. Yun din po yung copy paste sa explanation ko kanina. Ang galing nito. Maika. Napanood ko yung mga episodes nito. Ang galing ni Ate Maika. Buong buo yung boses niya. Talagang lumalapon. Love you, Ate Maika. Ito si paring Chris. Chris talaga na? Ano? Shota ako po kasi ito. Kaya support ako dito. Paring Chris, love you. Don't forget to like and follow our social media accounts. Please subscribe and hit the notification bell for updates. Okay? Seeing you there!